Ayun, so what's up mga kautol? This is Pau TV and we will be making a reaction video, di ba? Sa PS4 Pro gameplay ng Resident Evil Village from IGN. So, ayun mga utol. Let's check it out. Alright, so ito na. Resident Evil Village, mga tol. Okay, so ito. Ba't parang ano, ang itim ng kamay ni Ethan dito. So ayan. Wow, napakaganda ng ano, ng graphics mga tol. Sobrang detalyado ng gawa eh. Alam niyo naman yung 7, 'di ba? So what to expect? Resident Evil 'yan eh. Let's go, let's go. Alright. Imagine PS4 Pro gameplay to. Paano pa sa PS5, 'di ba? And by the way, ang bida din dito is si Ethan Winters from Resident Evil 7, siya ulit. Ayan. Hindi siya nadadala, mga tol. Ito yung ano, true calling ni ano ni Ethan. Okay, sa sewer tayo. Ayan. So, wow. baka ng ano ah, ng dugo. Ayan. Uy. Wait. Oh, okay. Yung mga item, mukhang sa crates pa din natin makukuha mga tol. Ayan. Eh, take note natin yun. Isa yun sa mga pinakamahalaga dyan. Hindi naman siya mahirap Hindi naman siya madaling, ano, mahirap makita. Kita mo siya agad. Hindi mo siya ma-miss out. So, that's good. Alright. Yung mga kalaban, tingnan nyo yung mga kalaban. Parang ano sila, undead pa din, zombie. Pero hindi, alam mo yung ano, mga skeleton na yung itsura. Pero may ano pa din eh, may flesh pa din eh. Ayan, so. Undead sila, hindi lang ako sure kung anong klaseng undead. Kasi if you check or nakita mo na yung mga previous videos ni Resident Evil sa YouTube, makikita mo, malalaman mo na sila ay vampire. So, ayun. We will see. Okay, may kinokollect din siya na, ano, na coins. Parang may pera siya. So, malaki. 560. So, I think meron siguro dito nabibilihan ng gamit. Pwede. Parang sa Resident Evil 4. Kay Leon, di ba mayroon, ano, traveler na parang nagbebenta. So, hindi pa natin alam. Pwedeng in-apply nila yung ganong style. Yan, may mga nakabitin pang ano, alatang ang ano, kinuha na ng dugo. Uy, okay, pwede mo din ipangsalak yung kamay. Tulad sa 7 pa din. So that's good. Hindi ka basta-basta mamamatay kung yan, pwede mong i-shield yung kamay mo. Alright. Ayan o. Mga crates, di ba? Kitang-kita siya. May yellow markings pa. May painting siya ng yellow. So, imposibleng hindi mo makita yan. Ito. Uy. Okay. Elevator. Ayun. Nasa labas na tayo ulit. Sa labas ng castle. Castle nga to nung ano. Nung boss or nung family nung ano. Nung vampire. Alright. Ano to? Ay putak, teka yung boss. Kwarto nung boss. Doon pa talaga siya napunta. Ang laki nito. Damn, nakakatakot na itong laban na ito. Sigurado, exciting pa. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan would... Mother Miranda, kaya pang big boss? Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda.
Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Uy, tagalit na eh. To hell with the ceremony! That man... Ceremony? For what he's done. Ceremony. Siguro may ano, parang iaali sila nun. Ceremony daw eh. Mas parang ayaw nilang ipapatay si ano, si Ethan kasi nga may ceremony. So ayun, so mga utol, napakalupit. Nakita nyo naman yung gameplay ng Resident Evil Village sa PS4 Pro, di ba? So ano pa yung mga ano, yung mga napansin ni Kuya Pao dito? So una, inadapt nila yung gameplay na POV katulad sa Resident Evil 7 na first person yung ano, yung parang ikaw talaga yung tao, yung bida, unlike sa mga previous Resident Evil, if you already played yung mga from 1 to 6, 'di ba? Ano siya, second person shooter siya na nakikita mo yung mismong character mo sa game. So ayun, para sa akin cool 'yun kasi mas feel mo ba yung mga jump scare, yung mga gulat ganyan, mas nakakatakot siya eh. So that's good para sa akin ah. So ayan, second na napansin ko is yung mga kalaban na regular na zombie pa ganun. Like sa Resident Evil 7, ano siya, parang taong putik. Dito kasi ano siya, mukha na siyang undead ulit, diba? I think pwedeng zombie or pwedeng vampire sila. Ayun, tinner na vampire ng mga boss, 'di ba? So, ayun. Sa kalaban 'yun. Sa pangatlo, hindi na nila tinanggal yung mga items na nakalagay sa mga crates. Napakadaling ma-notice dun. That's good. Hindi mo mami-miss out yung mga essential items na kailangan nila tulad ng bala, of course. Yung pang-heal, usually green herb, red herb 'yun. Tapos yung may coins. So yung coins medyo may hiwagaan pa ako diyan. Siguro I think may nagbebenta diyan, may traveler siguro like sa Resident Evil 4 kay Leon na nagbebenta ng items or bala or pang-heal. Sana pwede 'yon, maganda 'yon. Pero mas maganda pa din syempre yung ikaw yung naghahanap ng gamit, 'di ba? So although sa 7 naman mayroon din coins. Kung familiar kayo sa Resident Evil 7, may coins na kailangan para ma-unlock mo yung ano, ang tawag dito. May mga certain items like pampahaba ng health, may mga barrel ganun, gagamitin mo yung coin na yon. So pwedeng ganun siya. Sunod, in-apply din nila yung hand shield ba? Parang hand shield tawag ko dun. Yung nagsasalag si Ethan gamit yung kamay niya. So para sa akin, ang laking help nun. Madaming beses akong sinave dun sa 7 eh, sa mga boss. So ayun, napakaganda. Graphics for me, it's a 10 sa akin ha. Fan talaga ako nito ng game na to, Resident Evil. What else? Sa boss fights, hindi pa ako sure kasi hindi ko pa naman sila nakikita or natatay. But hopefully maglabas sila ng mga sample na videos ganun, para makita natin kung gaano ba kalupit yung mga boss fight dito. Ayan, so ayun, kung nagustuhan mo yung video ko, madami pa tayong ilalabas na reaction video sa mga games. May 7 pa lang ang release ng Resident Evil Village. And nakapag-pre-order naman na si Pao TV. So I'll make sure na ilalivestream ko yan May 7 mismo pagkakuha ko ng game. If you want to check it out, follow mo yung page ko, Pao TV. Click the bell button or yan, click mo yung bell button para lagi kang updated sa mga natin, sa mga videos and live streams. Ayan. And I also do live streams every day, horror games. If you love horror games, ako yan, Pao TV. So ayan. Alright, thank you sa pag-watch ng aking first reaction video sa Resident Evil Village gameplay from IGN. Alright, thank you so much. Peace.